Magandang araw mga ka-transfer! Sa videong ito ay pag-uusapan natin kung ang inyong titulo o owner's duplicate copy of title ay nawala, nasunog o di kaya ay nabaha. At hindi nyo na mahigilap anong mga requirements na kinakailangan at prosesong kinakailangan gawin. Kung bago ka pa lang po sa ating channel, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated po tayo sa videos na i-upload ko para sa pagpapatitulo ng lupa at pagnenegosyo. Kung nawala ang inyong titulo, ang una nyong gagawin ay pupunta kayo sa Notary Public o yung abogado na malapit po dyan sa inyo. Lahat po ng abogado ay handang tumulong po sa atin para sa reissuance of new owner's duplicate copy of title. Ang una nyo pong gagawin sa abogado ay magpagawa po kayo ng affidavit of loss. Para makagawa ng affidavit of loss ang inyong abogado, sabihin nyo po sa kanya ang mga circumstances o mga pangyayari bakit po nawala ang inyong owner's duplicate copy o yung titulo nyo po. Sabihin nyo po na nabaha, natangay ng baha ang inyong titulo. O di kaya ang titulo nyo po ay nasunog o di kaya nawala lang siya ng kusa. Paggawa po kayo ng affidavit of loss sa abogado. Pagkatapos po makagawa ng abogado ng affidavit of loss ay panotaryohan nyo po ito sa kanya, sa abogado, at dalhin nyo po ito sa Registry of Deeds. Sa Registry of Deeds, ang requirements po para sa annotation ng affidavit of loss ay yung affidavit of loss at yung tatlong photocopies nyo po. Tax clearance. Ang ibang Registry of Deeds ay humihingi ng tax clearance as a requirement. At dalhin nyo po ang inyong photocopy ng valid ID. Sa Registry of Deeds ay ipakita nyo po sa Registry Information Officer na nakatalaga sa Window 1 ng Registry of Deeds ang inyong mga dokumento, ang mga requirements na ating nabanggit. Pagkatapos kung kumpleto na po ito, i-entry po ito, i-encode, at babayaran nyo po sa cashier ang kinakailangang bayad. Mga 1,000 po o di kaya pababa ang babayaran sa pagpapa-register ng annotation of affidavit of loss sa Registry of Deeds. Depende na po yan kung ilan po ang titulong nawala na ipaparehistro nyo po o palalagyan nyo po ng annotation dun po sa Registry of Deeds. Nilalagyan po ng annotation o ipaparegister po natin ang affidavit of loss para malaman o ma-inform ang Registry of Deeds na nawala ang inyong owner's duplicate copy. Baka po may mga manluloko na nakakuha ng inyong titulo at magparehistro ng kung ano-anong transaksyon doon po sa inyong titulo. Mahirap na. Pagkatapos po ninyong bayaran ang kinakailangang bayad sa cashier ng Registry of Deeds ay maghintay po sa sinabi po ng Registry of Deeds na kung kailan kayo bumalik o babalik upang i-pick up ang certified true copy ng title. Certified true copy na may annotation na po sa likod. For example, kung ang titulo nyo po ay ganito pong kulay, ganito pa po, ang annotation nyo po sa likod na madadagdag ay ganitong kulay. Kung i-title na po ang inyong owner's duplicate copy o yung inyong titulo, ay ganito na po ang kanyang forma. Ayan. Kukunan nyo po ng certified true copy of title. Pag natapos na po, ma-annotate sa likod ang affidavit of loss. Pag nakakuha na po kayo ng certified true copy ng inyong titulo na may annotation na po sa likod ng inyong titulo. Ayan. Dito po sa likod, may annotation na po. Ay bumalik po kayo sa abogado. Doon po, sabihin nyo po sa inyong abogado na gumawa ng petition sa korte. Gagawa kayo ng petition sa korte ng reissuance of new owner's duplicate copy. Dahil ang korte po ang siyang mag-uutos sa Registry of Deeds para mag-issue ng bagong owner's duplicate copy nyo po. Kaya lang sa inyong abogado, minsan ang package na po ang babayaran niyo. Dito po ay ang babayaran po sa pag-reissue o pag-petition sa korte na ginagawa ng abogado, ang bayad po sa kanya ay 50,000
Depende na po sa laki ng lupa na nawalang titulo. Pagkatapos po mag-file ng abogado ng petition sa korte ng reissuance of new owner's duplicate copy, ay a-attend po kayo ng hearing. Sabi po ng abogado sa akin, kailangan yung may-ari ang umattend ng hearing. Kung hindi naman makakadalo yung may-ari, ay kailangan mag-issue ng SPA o Special Power of Attorney o ng proxy yung may-ari para i-authorize yung proxy niya po doon sa korte na umattend ng hearing. Kailangan po na ang a-attend ng hearing ay alam kung paano nawala o yung mga circumstances kung paano nawala ang inyong owner's duplicate copy of title. Pagkatapos niyo pong umattend sa hearings, ay maghintay na lang po na mag-issue court decision. Pagkatapos maglabas ng decision ang korte o yung court decision, ay kailangan naman nating hintayin ang certificate of finality na i-issue ng korte po. Pag na-issue na po ang certificate of finality at court decision, ay i-file po natin ito sa registry of deeds. Para sa pag-file ng court decision, certificate of finality ng reissuance of new owner's duplicate copy, ang kinakailangan po ay ang court decision at tatlong photocopy. Yung certificate of finality, i-photocopy din nyo din po ng tatlo. Tax clearance, kailangan po ng tax clearance. At i-photocopy nyo po ang inyong valid ID. At i-submit po sa RIO ng Registry of Deeds o Registry Information Officer. Nasa window 1 po ng Registry of Deeds. Pag kompleto na po ang mga requirements na isinubmit nyo po sa Registry Information Officer, ay ini-entry po ito, ini-encode, at bayaran nyo po ang kinakailangang bayad doon po sa cashier ng Registry of Deeds. Pagkatapos nyo pong magbayad, ay maghintay po sa sinabi po ng Registry of Deeds kung kailan po kayo mag-follow up at bumalik para kunin ang inyong new owner's duplicate copy of title. So, yun po ang mga kinakailangan gawin para magawan po tayo ng new owner's duplicate copy of title. Kung ang inyong nawalang titulo po ay ganito, ang mai-issue po sa inyo, ganito po ang forma ng bagong titulo na i-issue po sa inyo. Pero pareho lang po ang title number nito. Malalagyan lang po ng parenthesis ang inyong title number. Congratulations at natapos na natin ang kinakailangan at mga requirements at prosesong mga kailangan gawin para sa reissuance of new owner's duplicate copy. Siguraduhin po natin na safe ang pinaglagyan po natin ng titulo dahil magastos po ang pagpapareissue ng bagong titulo. At mas mabuti pong ilagay po natin sa safe na lalagyan ang ating titulo. May mga programa po para mas safe po ang ating titulo. Mas mabuti po na irehistro po natin ang ating mga titulo ng e-title. Dahil po ang original certificate of title po ninyo ay posible din pong mawala doon po sa Registry of Deeds o doon po sa vault. Para maiwasan po ito, ay ipa-e-title po ito dahil ilalagay po sa computer ang original certificate of title po para po maiwasang mawala po ito. Pwede din po ninyong i-deposito sa bangko ang inyong owner's duplicate copy of title. Magbabayad po kayo. Pero mas safe po doon po sa bangko. Mas maganda po na secured po talaga ang ating mga titulo dahil mahihirapan po ang transaksyon kung wala po ito. For example, gusto nyo pong ibenta o yung titulo nyo po ay hindi po nyo mabenta dahil wala pong owner's duplicate copy of title. Po yung may-ari ay mahihirapan ang mga anak o heirs po nito na magsagawa ng extrajudicial settlement of estate dahil nawala na nga po ang titulo niya o yung owner's duplicate copy of title. So sana po ay natulungan ko po kayo sa inyong nawalang titulo, nasunog o di kaya nabaha. Maraming salamat po sa pagsuporta ng ating YouTube channel at i-hit po ang notification bell at i-share po natin ang videong ito para mas marami po tayong matulungan at mag-subscribe na din po tayo sa aking channel. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Para sa mga registration updates, subscribe na sa channel na ito. Mag-komento sa ibaba para sa mga katanungan.